Ang mga rollback sa presyo ng produktong petrolyo nito mga nakarang araw, posible pa umanong masundan sa susunod na linggo. Pero hindi pa rin daw kontento rito ang mga tsuper. Patuloy pa rin ang panawagan nila para sa subsidiya sa langis. Balita natin ni Bernadette Reyes. 15 taon ng taxi driver si Ruel, buti pa raw ang presyo ng gasolina tumataas. Pero ang kita niya, pumababa. Masyado mataas ngayon ang gas, kaya nahihirapan ako ngayon tumita. Tsaga lang talagang ginagawa, talagang wala nang pahinga. Dalawang sunod na linggo na nagpatupad ng rollback ang oil companies. At sa susunod na linggo, maaaring may hanggang 50 centimos na rollback ulit kung pagbabasihan daw ang bentahan ng langis sa world market mula nitong Lunes. Prices continue to soften. Ibig sabihin, may mga slight daily adjustments, rollbacks. Sana huwag lang bumaliktad ng dalawang trading days. Pero hindi na raw natutuwa si Ruel sa taas-babang presyo ng langis. Ang suma total kasi, mas malaki pa rin ang nadagdag sa presyo ng langis. Simula Enero, 9 beses nang tumaas ang diesel, 4 beses namang nag-rollback, o halos 3 piso pa rin ang dagdag presyo. 10 beses namang tumaas ang unleaded gasoline, kontra sa 3 beses na rollback, o halos 6 pisong dagdag singil. Sa kabila ng sunod-sunod na rollback sa presyo ng petrolyo ayon sa DOE, hindi pa rin daw dapat maging maaksaya sa pagkonsumo ang mga motorista. Wala kasi makapagsabi kung hanggang kailan ang pababang presyo ng langis sa panaibigang merkado. Pinabantayan pa rin natin is the Iran anxiety. Yun pa rin yun eh. So habang umuupo sila, gaano sila katagal umupo at medyo lalapit sa isang kasunduan na peaceful, then prices will soften. Yun yung expectations kasi siya yung malaking factor eh. Dahil malikot ang presyo ng petrolyo, humihingi na ng ayuda ang mga pumapasada ng pampublikong sasakyan. Isa na riyan ang paghingi ng subsidiya. Oo, dapat lang kasi nahihirapan kami masyado sa sa sobrang taas na kasi. Sa tingin niyo ba may pondo yung gobyerno para magbigay ng subsidiya? Ewan ko lang, may pondo sila. Pinag-aaralan na raw ng DOE ang pagbibigay ng subsidiya sa langis. Pero sa ngayon, wala raw pagkukunan ng pondo para rito. At kung ipipilit, makakaapekto daw ito sa ilang social services tulad ng edukasyon at kalusugan. 17 billion pesos daw kada taon ang kailangan para makapagbigay ng pisong subsidiya sa kada litro ng produktong petrolyo. Pero hindi lahat pabor sa subsidiya. Ganon din kung may subsidy yung pataas pa rin ang pataas yung presyo ng langis. Isa sa gobyerno yung kumpanya ng langis. Sa ngayon, piling sektor lang ang kayang bigyan na ayuda, tulad ng pantawid pasada card sa mga GP driver. Bernadette Reyes, GMA News.